ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aba, hindi mo kilala sarili mo pero pagdating sa buhay ng ibang tao alam na alam mo. Aba, alam ko na, professional marites ka. Ma'am, good morning po. Mag-a-apply po sana ng trabaho. Mahami-bahanti po kayo dyan para sa akin. Okay, sige, interviewin muna kita. After interview, pag nakapasahasaha kita, hahanapan ng posisyon. Okay, first, tell me about yourself. Ma'am, hindi ko po masyadong kilala sarili ko eh. Pero ma'am, yung mga kapitbahay ko po, yung buong taga Quiapo kilalang kilala ko po sila. Bawat hiningakutat nila, alam na alam ko po. Gago! Aba, hindi mo kilala sarili mo pero pagdating sa buhay ng ibang tao alam na alam mo. Aba, alam ko na, professional marites ka. Yes po ma'am, ako po at ang mga kaibigan ko ang dakilang marites po sa lugar namin. Anyway, marunong ka bang magluto? Hindi po ma'am eh, pero magaling po ako magluto ng kwento. Kompleto na ikadas po yun ma'am. Masisiguro kung hindi po kayo mabibitin. May panghemagas pa po yan para masarap ang kwentuhan. Aba, I like it. Alam mo, I think I need you na sa bahay na ta. Para hindi ko na kailangan manood ng TV. Para lang maging updated, ikaw pa lang mukhang sabat na. Mukhang malakas weather mo kesa sa TV namin. Mahahatipid ako ng kuryente nito, bawas TV at radio. I like it. Lastly, marunong ka bang maglaba at magplansya? Hindi rin po ma'am eh, pero magaling po ako magtahi. Magtahi? Nang damit? Hindi po ma'am, magaling po ako magtahi ng kwento. Actually ma'am, libawan po akong chismis na yun. Sariwang sariwa po. Aba, pinaghandaan mo ang interview na to ha. Baka mamaya masasante ko na si Tindeng at ikaw na ang ipalit ko sa kanya. Wow. Si Tindeng ma'am, yung taga Quiapo. Oo, kilala mo siya? Ay yes po ma'am, hindi lang basta kilala, kilalang kilala. Actually ma'am, yung chismis ko mayang related po sa kanya. Wow, pinapabilib mo ako ha, mukhang mabilis pa sa alas 4 ang chismis mo. Gusto ko yan. Yan po kasi talagang trabaho ko ma'am. Professional marites po talaga ako sa lugar namin. Ako yung tagapagpalaganap ng isyo sa amin. May basihan man o wala ang chismis, kailangan ko siya mapahalat kasi kakatihin ako ng konsensya ko pag hindi ko nasabi ang nalalaman ko. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kailangan ko kasi magbigay ng awareness against sa tao na yun. Baka pamaresan pa ng iba o baka mamaya mambiktima pa. Kaya kailangan sabihin ko na ora mismo ang nalalaman ko. Hindi baling makasiri ako ng isang buhay dahil sa paninira ko ang mahalaga na kapag bigay ako ng awareness sa ibang tao. What? What the fuck? Actually, risky ang trabaho na yan ha? Kasi pwede mawala ang tiwala sa'yo ng tao dahil sa pagkahalat mo ng maling impormasyon. Walang basihan na chismis, pero dahil sa malasakit mo sa mga kamarites mo. You take the risk, ginawa mo yung obligasyon mo bilang tagapagbalita ng maling balita. Ginawa mo yung part mo na manira ng buhay ng iba. Alam mo kasi, ngayon mas masarap pag-usapan ng negativity kesa sa mga positibong bagay. Ay yes ma'am, real talk po yan. Alam mo ma'am, mas madami ang nag-aabang ng kwento ko ng pagbagsak ni ganito kesa sa pagalat ni Ganire. Ewan ko ba kung bakit ang daming hutak talangka sa lugar namin. Himbis matuwa sa tagumpay ng iba ay mas naghahanap pa ng butas para hilayin pababa. Yung nasa lupa ka na ho o kayan ka pa para mas lalo ka malubog. Kaya in demand po talaga ako na yun.